Nakabawi ng big dime ang Cleveland Cavaliers matapos ang huling talo. Tinambakan ng Cavs ang Spurs sa score na 117-103. May 4 wins at 1 loss na ang Cavs sa kanilang bagong coach na si Tyronn Lue. Muntik-muntik ka namang matalo ang number 1 team sa NBA na Golden State Warriors sa pinaka-kulelat na team sa NBA na Philadelphia 76ers. Kinailangan pa ng halos buzzer-beater 3-pointer ni Harrison Barnes para makatakas ang Warriors ng panalo 108-105. Kanina, bumawi agad ng Warriors sa masama nila laro at tinalo ang New York Knicks 116-95. Kahit naman natalong LA Lakers sa Charlotte Hornets, big winner sila sa puso ng 18-year-old brain cancer patient na si Yitzi Teichman. Sa tulong ng Make-A-Wish Foundation, formal na pinirmahan ng Lakers na maging bahagi ng team si Yitzi. What I'd like to do now is sign Yitzi to a contract and welcome him on board to the Los Angeles Lakers. Para kay Yitzi, wish talaga niya na maging isang LA Laker. Make-A-Wish came and they were like, what do you want to do for your wish? It's pretty easy, you know, you want to be a Laker. I don't have much other shot considering my height, so it's either got to be good at basketball or get cancer, so I went with the cancer route. So now I'm a Laker and happy to be here. Great organization. Nang umupo si Yitzi sa bench ng Lakers, mas na-inspire pa si Kobe Bryant at gumawa ng 23 points sa laban. Ayon kay Yitzi, ito na ang pinakamasayang araw sa kanyang buhay. TJ Manotok, ABS-CBN News.